Siyang pakasalan. Pag-isipan na natin, Mama. Ay, naku, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Isipin mo nga kung anong mangyayari sa'yo kapag ikinasal ka na kay Mercedes. Magmumukha kang toro simula sa gabi ng kasal. Ay, masaya ako't hindi ka pinapansin ni Mercedes. Eh, hindi pa naman talaga ako nagpo-propose sa kanya, Mama. Pero kapag sinubukan ko, mahuhulog sa akin si Mercedes. Ay, naku, Diyos ko. Ano bang pinagsasabi mo? Ano naman? Kung mapera na si Mercedes, eh di mapapakinabangan ko at ikaw rin. Ay, naku, maruming pera yon. Alam mo yon. Ayokong gamitin yon kahit sa libing ko pa. Pero pera pa rin yon, Mama. Wala akong pakialam kung saan pa nanggaling yon. Saka sa gawain ni Mercedes tulad ni Safiro, malaki ang kita sa ganyan. Wala ka nang hahanapin pa. Pag-isipan natin ito, Mama. Hindi. Akala ko ba gagabihin ka? O bakit? Ano kayong ibig sabihin ni Sebastian nung sinabi niyang wala makakaagaw ng kung anong meron siya? Ewan natin. Madamot siya at ayoko nang ganun, tita. Magiging asawa mo naman. Oo, magiging kanya ang buhay ko pero hindi ang puso ko. Mag-iingat ka, Mystica. Totoong lalaki si Sebastian. Oo, pero hindi lahat makukuha niya. Pero tayo, oo. Bueno, hindi ang buong pagkatao ko. Anong ibig mong sabihin, Mystica? Mabibili natin ang lahat ng gustuhin natin, Tita Paz. Pero hindi ko makakamit ang kaligayahan o ang pag-ibig. Kumusta na ang pakiramdam mo, Jorge Luis? Medyo okay na, Digna. Pinag-aalala mo naman kami. Nagkukulong ka lang dito sa kwarto. Ayaw mo pang kumain. Sumakit lang ang ulo ko, pero okay na ako. Huwag kang mag-alala. Bumaba ka na, Jorge Luis. Sumabay ka ng kumain. Eh, kasi... Hindi ka nakukulitin ni Mama. Maayos tayong kakain lahat, Jorge Luis. Hindi tayo mag-uusap tungkol sa mga bagay na ayaw mo kung gusto mo. Pangako yan, Jorge Luis. Halika na, baba na tayo. Sige na, Digna. Kakain na tayo. Berenice. Ihanda mo na ang hapunan. Sige, susunod na ako sa baba. Berenice. Gusto mo bang sumama sa akin sa Chapultepec sa day off mo? May pera at oras na ako ngayon para sa mga ganitong bagay. Pag-iisipan ko. Sige, aayusin ko pa ang mesa. Pinapatulog ni Yaya Cruz. Kamusta ka na, mahal? Okay lang. Namili ako ng furnitures, mga lamp, at marami pang iba. Ano mo sasabi mo sa Mexico? Ang dami nang nagbago, di ba? Sa totoo lang, hindi pa ako nakakaikot. Busy kasi ako sa pamimili. Pag natapos ka na sa pamimili mo, wala ka na bang gustong puntahan na lugar? Ayaw mo bang balikan yung lugar kung saan ka dito tumira dati? Makakakain na kayo ng tahimik. Sabi ko kay Digna, hindi na ako magtatanong. At hindi natin pag-uusapan ng tungkol sa mana o kahit na ano dito. Pasensya na, Ma. Gusto ko sana pag-usapan natin ang relasyon natin dito sa bahay. Ikaw ang nagtanong niyan, ha? Hindi ako. Sige, sabihin mo. Pwede na kayong maghanda kung kailan niyo gusto.
Pumapayag na po ako. Napakasala ng tindera ng tiket. Seryoso ka ba, Jorge Luis? Seryoso na ako, Mama. Pakakasalan ko na ang babaeng yon. Hindi po ba yun naman ang gusto nyo? Nag-shopping lang ako. Wala na akong panahon sa ibang bagay. Hindi ko na nga naisip na mamasyal pa rito. Alam mo, Magnolia, nagtataka talaga ako na hindi ka masaya rito. Hindi, hindi naman sa ganon, Rodolfo. Kumusta naman ang araw mo? Ayun, nagsimula na ako magayos ng opisina. Marami pang gagawing trabaho, pero parang sanay na ako. Oo, nakikita ko nga sa'yo. Ito talaga ang gusto kong gawin. Hindi na ako nagtataka na punong-puno ka ng pag-asa at saya mula nung dumating tayo rito. Ikaw ba hindi? Oo, ako rin. Kaya lang, meron akong ibang dahilan. Kailan ko ba malalaman yun, Magnolia? Ito ang solusyon para sa lahat. At para na rin sa kanya ito, Jorge Luis. Opo, Mama. Pagkatapos ng kasala, ayusin natin ang diborsyo at ang paghahati ng kayamanan. Ano sa palagay mo? Sige, Mama. Bahala na kayo. Sa ganung paraan, hindi na natin problema ang testamento. Sige. Ganun na lang. Masama bang pakiramdam mo, Jorge Luis? Hindi, Mama. Bakit bigla kang pumayag ngayon? Nagtataka kayo na pumapayag ako sa gusto nyo? Hindi ko maintindihan ang ikinikilos mo. Sabi niyo pakasalan ko siya para makuha niyong kayamanan niya. Gusto ko lang makawala sa nakakainis na sitwasyon natin. Gawin niyo ang gusto niyo. Kayo na bahala sa kanya kung magagawa niyo. Pero kailangan mong gawin ang bahagi mo. Anong bahagi? Paibigin mo yung babae. Isa kang magnanakaw. Kinamumuhian kita. Kinamumuhian kita! Ay, Diyos ko po. Kung alam lang ni Jorge Luis kung gaano ko siya kamahal. Gusto niyo paibigin ko siya? May iba pa bang paraan para maging interesado siya sa'yo? Pero Mama, hindi pa ba sapat na agawin niyo ang pera sa kanya? Paibigin ko pa? Oo. Imposibleng may mamagitan sa amin ng babaeng yun. Gusto mo ba talagang matuloy ang kasal mo sa babaeng tindera ng tiket? Sinabi ko na, gagawin ko yun, Mama. Sige. Simula sa araw na ito, magiging mabait na muna tayo sa babaeng yun. Maria,